Hi guys, good evening. This is Tita March again. Guys, kararating lang namin ng house. Kasi kanina galing kami sa mall na nood kami ng movie. Ng one of the entries ng MMFF 2018. At alam niyo ba guys kung ano yung pinakauna namin pinanood? Wala namang iba kundi ang blockbuster movie ni Vice Ganda na Fantastica. Sa totoo lang guys, this is our review regarding the movie. Para lang malaman nyo guys, kasi kami napanood na namin. Gusto namin i-share ng konti, a little glimpse, para may idea kayo ng konti kung ano yung masasabi namin sa movie. Kasama ko pala guys ang aking anak na si Ashley. Kaming dalawa nanood ng movie guys. Ngayon, diretso na ako. Yung movie is actually super fun, super funny. Ang kagandahan pa doon, hindi siya yung tipong patawa lang ng patawa. Actually, hindi. Meron siyang lesson. Actually, meron kang mapupulot na aral doon. You can get something from it. Kahit sinong tao. And then, ang maganda, sobrang paskong-pasko talaga ang dating. Masaya. Alam mo nyo ba, napakadaming tao. Ang pila, my God, ang haba. Ang mga tao super saya nila. So, alam mo, kahit mahirap, mahabang pila, pero okay lang. Tapos sa loob, sobrang masaya ang tao. Maya-maya tawanan, maya-maya sigawan, maya-maya... Alam mo, mayroong kilig. Kompleto Ricardo siya, guys. Isipin nyo, mayroong kilig, may romantic, may fantasy. Tapos, mayroong pa siyang, parang may family ang dating. Tapos, mayroong, may dramang konti. Alam nyo, parang mayroong talagang kompleto Ricardo siya. So, para sa akin, kahit sinong pwede manood, mababae, malalaki, bakla, tomboy, o ano pa man dyan, pwedeng-pwede manood. Nakadagdag din yung mga tatlong love team noon, Mayward, Loini, at saka yung Donkis. Oo. Nakadagdag din sila sa ganda ng movie kasi kung sa mga bagets 'yon, nandoon yung kilig. Oo, alam mo 'yon. Alam naman natin na kilig masyadong kilig yung tatlo, 'di ba? So, kahit papaano, nakakadagdag talaga siya. Parang lalong namulaklak yung movie. At saka, alam niyo naman si Vice, talagang nakita ko na binuhos niya yung kanyang puso, yung kanyang artwork dito sa movie. Talagang makikita mo, napaka colorful, pinaghandaan niya kahit yung mga dressing niya, iba-iba talaga. Tapos, talagang kung ano-anong mga ginagawa niya na talagang para lang for the sake na mapaganda niya itong movie na to. Kaya... hindi ko na masyado kayong anong masabi mo doon? May dagdag mo? Actually, worth it siya in a way kasi parang complete package siya. May romance, may comedy, may fantasy, at saka may parang drama kasi in a family way. So, worth it siya. Yun nga guys, actually, hindi naman ako na-bore. At saka, buong movie parang, wala, ang saya lang. Tapos, ako kasi gusto ko talaga ng masaya. Kaya talagang paborito ko si Vice. Kasi, wala, gusto ko ng good vibes. Lalo-lalo na Pasko, di ba guys? Parang gusto natin happy, enjoy life, yung ganun. Tapos, family pa. Together with the family. Kaya, kung ako sa inyo guys, panoorin nyo. Kami nauna na kami first day talaga. So, worth it ang binayad namin. Hindi siya lugi kung tutuusin. At marinig mo yung crowd, ay ang saya. Alam mo, hindi ka masasad. Mahahawa at mahahawa ka sa crowd. Kasi sobrang masaya. Sobrang lahat lively, lahat masaya. Kaya, guys, kapag ka medyo hindi maganda yung mood nyo at medyo marami kayong pinoproblema. Alam niyo naman, marami problema sa mundo. Pero, panuorin nyo. Kahit papaano, maibsan yung mga lungkot nyo, yung mga problema nyo. Kaya, guys, try to watch it. Vice Ganda, congratulations at sobrang ganda.
I swear, manonood ako ulit next year. Okay? So, yun lang guys ang masasabi namin. Kaya, hope sa mga nanood at manonood pa, i-enjoy nyo. I-embrace nyo lang ang happiness na dala ni Vice. Kaya, para sa amin, congratulations Vice, kay Ding Dong, kay Richard, sa tatlong love team, at saka sa iba pang cast, at sa lalo-lalo na sa director, na maganda ang pagkakalatag ng kwento. Kaya, guys, hanggang dito na lang ako. Ako ito, si Tita Marge. If you like my video, please put a thumbs up and subscribe in my channel. Thank you for watching, guys. Merry Christmas, everyone! Good evening. Bye. Good night.